ba na hindi naaalis ang mucus at plema sa iyong lungs o baga at respiratory tract, malamig man o mainit ang panahon? At kahit walang ubot sipon, nandun pa rin siya na parating nakadikit kahit nagtitake ka na ng gamot? Alam mo ba na asin lang ang katapat niyan? Totoo ba ito? Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang aming video, mag-subscribe sa aming channel at i-turn on ang notification bell. Now you won't miss any of our new videos. Ano nga ba itong mucus? Ang mucus ay ginagawa ng mucus membranes at nagsisilbing proteksyon sa ilang parte ng katawan. Para itong lining sa mga areyang ito upang hindi matuyo at makaiwas sa viruses at bacteria. Kailangan ng katawan ang mucus, pero kung nasobrahan at pabalik-balik, pwedeng ang dahilan nito ay impeksyon, iritasyon sa ilong, lalamunan at baga. Maaari ring dahil may allergies, pneumonia, pulmonary diseases, cystic fibrosis at lung cancer. Ang plema naman ay isang uri ng mucus na nangyayari sa baga at lower respiratory tract. Maraming paraan upang makatulong na mawala ang sobrang mucus at plema. Kasama na rito ang paggamit ng asin. Makinig! Number 1. Siguruhing walang molds ang paligid. Ang exposure sa molds ay maaaring mag-trigger ng upper at lower respiratory problems. Maaari ka ring makaranas ng iritasyon sa ilong, lalamunan at baga na pwedeng mag-develop sa allergy at makapagpalala ng ubo na may plema at mucus. Nagkakaroon ng mold kapag may basang lugar o bagay sa paligid tulad ng banyo, kusina at carpet. Kaya siguruhing well-ventilated ang paligid at tuyo ang mga gamit. Number 2. Huwag manigarilyo at umiwas sa mga naninigarilyo. Ang mga ito ang dahilan kung bakit ang katawan ay nagpaproduce ng mas maraming plema at makapal na mucus. Ang sigarilyo at usok nito ay nagpapabagal sa galaw ng maliliit na buhok o cilia na nagpapabagal din ng paglabas ng mucus mula sa lungs. Kapag tumigil ng paninigarilyo, magiging masigla muli ang cilia upang ilabas ang mucus sa lungs. Maaaring makaranas ng pag-ubo upang ilabas ang mucus. Pero pagkaraan ng ilang linggo, clear na ang airways at lungs mo. Number 3. Uminom ng maraming tubig. Kapag may sipon, ang pag-inom ng tubig o anumang fluids ay nagpapanipis ang mucus upang ito ay ilabas. Nakatutulong din na maalis ang bara sa ilong kung hydrated ka. Uminom ng maligam-gam na non-carbonated at non-caffeinated drinks upang lumambot ang mucus at plema. Iwasan ang alcohol at caffeine na dahilan ng dehydration kapag sobra. Number 4. Mag-apply ng mainit-init na face towel sa mukha. Gagaan ang pakiramdam dahil luluwag ang paghinga. Kapag huminga ng malalim habang nasa mukha ang malinis at mainit na face towel, mabilis na babalik ang moisture sa ilong at lalamunan. Ang init ng towel ay makatutulong upang mabawasan ang sakit at pressure na nararamdaman. Number 5. Itaas ang ulo kapag matutulog. Kapag naipon na ang mucus sa dibdib, mahirap makatulog dahil uncomfortable ang paghinga. Makatutulong na mag-layer ng unan upang itaas ang ulo. Kapag natulog kasi ng flat ang posisyon, hindi ka mapapakali dahil feeling mo ay naiipon ang mucus sa likod ng iyong lalamunan. Number 6. Huwag tigilan ang pag-ubo. Ang pag-ubo ay isang paraan ng katawan upang ilabas ang lahat ng secretions mula sa lalamunan at baga. Hanggat maaari, umiwas munang gumamit o uminom ng cough syrup. Tandaan na ang ating katawan ay may kakayahang magpagaling ng mga simpleng sakit. Kapag ang phlegm ay tumaas na sa lalamunan, ibig sabihin ang iyong katawan ay nagbibigay senyales na kailangan mo nang ilabas ito. Luluwag ang pakiramdam. Number 7. Maligo o mag-steam ng mainit na tubig. Para ka lang magsasauna. Kung walang hot shower, maglagay ng mainit na tubig sa lalagyan na may malamig na tubig. Timplahin kung gaanong init ang kaya ng iyong katawan. Siyempre, ayaw mong mapaso, di ba? Isara ang bathroom upang makulob ang steam ng mainit na tubig. Mag-steam bath. Ito ay nakatutulong upang lumuwag ang mucus at mabawasan ang bara sa airways. Number 8. Mag-honey. Isa o dalawang kutsarita ng honey ay maaaring makapagpatigil ng paglala ng mucus. Ang honey ay may kakayahan ding pumatay ng germs. Maaari mo rin lagyan ng ground ginger ang honey at ihalo sa hot tea. Ang kombinasyong ito ay nakapag-re-relax ng muscles na nagpapasikip ng iyong airways. Number 9. Alamin kung may reaksyon sa pagkain.
may mga pagkain na hindi natin alam ay siya palang may kasalanan kung bakit biglang sinisipon, kumakati ang lalamunan at nagkaka-allergy hanggang magkaroon ng mucus at plema. Kaya mag-record ng mga pagkain nagtitrigger ng pagtaas ng plema at mucus. Iwasan rin ang mga pagkain nagpapataas ng acid reflux na nagpapalala ng plema at mucus. Number 10, gumamit ng eucalyptus. Kinagamit ito ng matagal na panahon. Ang eucalyptus ay nakapipigil ng pag-ubo at nakababawas ng mucus. Kadalasang ina-apply ito sa dibdib. Maaari ring magpatak ng eucalyptus oil sa maligamgam na tubig upang magsilbing diffuser sa bahay. Kapag nalanghap, ito ay nakatutulong upang mapaluwag ang ilong at maayos na makahinga. Number 11, limitahan ang paggamit ng decongestants. Oo nga't lalabas ang dry secretions at gagaan ng sipon pero mahihirapan ang mucus at plema na lumabas sa iyong system. Number 12, magmumog ng tubig asin. Saltwater gargle, sabi nga. Hindi lang sore throat ang pinupuntirian nito kundi pati na rin ang mucus. Ang extra moisture ng tubig asin ay nagpapanipis ng mucus at nakatutulong upang ma-wash out ang nakakairitang impurities sa iyong lalamunan. Gawin ito. Ihalo ang 1/4 hanggang 1/2 na kutsarita ng asin sa maligamgam na 8 ounce na baso ng tubig. Siguruhing natunaw ang asin bago imumog ito at spit out. Ulitin ng 2 beses kada araw hanggang sa mawala ang plema at mucus. Siguruhin ding hindi nakalulon ng tubig asin dahil maaaring may bacteria ito na galing sa iyong bibig. Number 13, mag-steam therapy or inhalation. Nakatutulong ito upang maging magaan ang post-nasal drip sa pamamagitan ng pagnipis ng mucus. Ang steam o singaw ng mainit na tubig ay nagbibigay ng moisture sa ilong at lalamunan na nakatutulong upang lumabas ang mucus. Gawin ito, maglagay ng mainit na tubig sa isang malaking stainless steel o ceramic bowl. Ingatan na hindi tumapon at mapaso ka. Maglagay ng tuwalya sa ulo. Itapat ang mukha 8 to 12 inches mula sa mainit na tubig. Huminga ng malalim at mabagal. Gawin ito 2 hanggang 5 minuto 2 beses sa loob ng 1 araw. Yung ibang tao, naglalagay ng asin sa mainit na tubig bago mag-steam inhalation. Ayan ha, marami kang pwedeng gawin para mawala ang plema at mucus. Pero teka, ano bang meron sa asin? Sabi sa Healthline, kapag nalanghap ang asin, ang particles nito ay sinasabing nag-absorb ng irritants. Kasama rito ang allergens at toxins mula sa respiratory system. Karamihan ng mga gumagamit ng ganitong proseso na tinatawag na halo therapy ay naniniwala na ang mucus ay nagbe-break up, kaya nababawasan ng pamamaga ng airways. Pero dapat ding tandaan na anumang treatment o remedy ay depende kung gaano kaseryoso ang nararamdaman. Ang mucus at plema ay kusang nawawala. Pero kung pabalik-balik at nakaaapekto na sa iyong buhay, may espesyalistang pwedeng puntahan upang mabigyan ng sapat na lunas. The doctor is in. Biktima ka rin ba ng mucus at plema? Ano ang ginagawa mong remedy? Tell us in the comments section below. Don't forget to hit